Yeah, so iba yung pagpupuyat nung bata ka kasi gusto mong, di ba, makausap ang mga friends mo o kaya mag-online games. Pero iba yung required ka ng magpuyat. So anong oras yung working hours mo nun? Siguro what made it difficult, Doc, was at that time, iba-iba yung shift ko. Parang it could go as early as 8 p.m. and as late as 11 p.m. ang start. So since 8-hour shift, wala pang overtime to. So ang average na week ko that time are around 5 a.m. to 8 a.m. Kamusta yung pinakaunang sabak mo doon? Kasi yun siguro yung pinakamahirap na adjustment, tama ba? I wouldn't say mahirap na adjustment kasi parang puyat na talaga ako way before. Pero ayun, siguro nahirapan ako nung dumating na ako sa second job ko. Kasi after that, nagpahinga ako ng ilang months because I was doing my thesis. Kasi I'm already in my final year of college at the time. Tapos, naisipan ko mag-freelancing, maging independent contractor. So I became an assistant for realtors abroad. So talagang graveyard ako kasi ang umaga sa kanila yun sa US. Tapos at the time, doon na rin bumabalik yung physical classes. So unti-unti na siyang bumabalik sa face-to-face. Doon ako nahirapan, Doc, kasi parang I have to go to work. Tapos minsan, parang may conferences ako na umaga. After ng shift ko, dediretso na ako doon. Wala nang pahingal. Parang ang pahinga ko na yung pagligo ko. Dumating sa ganong level. So, ayun, doon ako nahirapan in a sense na dati nakaka-enjoy magpuyat. Parang chill lang, ganon, until parang siguro embedded sa akin na mahihirapan ka talaga if you're forced to do something kahit alam mong sanay ka sa ganong setup. So yung working at night o kaya graveyard shift, sabi, parang it sounds like nung una mo siyang sinubukan, hindi ka naman sobrang puyat, more than your usual, kasi nakakapahinga ka sa umaga. Yes. Kasi online classes. Yes. Pero yung totoong puyat, di ba? Ang puyat is kakulangan sa pagtulog. And I think people na nag-succeed sa graveyard shift lifestyle is because marunong silang matulog kahit ang aga-aga, kahit, di ba, ang bright pa ng kwarto nila. Yes, pero, yes. Pero yung totoong talagang puyat, sabi mo nga parang wow, pagkatapos ng trabaho, ligo lang, tapos diretso na sa klase. Ano yung feeling nun? Ano yung experience mong nasa school kang hindi ka pa natutulog? Siguro dun pumasok yung challenge na I have to be in two worlds in a way. Kasi being a working student is already difficult as it is. Iba pa yung kailangan at least 16 hours kang gising. Parang yung matitirang 8 hours mo sa 24 hours, kailangan ihahabol mo pa sa homeworks, deliverable sa work. So parang doon ako na uga in a sense na, ay, ang hirap pala nito. Parang wag na pala akong bayaran, sige, matutulog na lang. Parang dumating sa point na I feel undercompensated just solely because sleep felt like a luxury. Parang at that point, parang mas valuable na yung tulog kaysa sa pera. Exactly.